pinaniniwala ang pantahol sa malas. Always present sa pagsalubong sa bagong taon, ang mga paputok. Pero dahil marami ang nadidisgrasya dahil sa mga paputok, patuloy ang kampanya ng gobyerno na mga legal na paputok na lang ang gamitin. O di kaya'y tuluyan ang iwasan ang mga ito. Aresto ang parusa sa mga mahuhuling gumagamit ng mga ilegal na paputok. Alamin natin itong mga bagay na pwede nating bilhin at alamin natin kung saan sila pwedeng gamitin. Dahil kung mayroong violation doon, andun yung ating mga pulis para i-implement ito. Importante rin daw na sumunod sa batas na sa mga otorisadong lugar na lamang magpaputok. Meron tayong trained PNP personnel as required by law na meron tayo doon. So babantayan natin yan. And then, dapat susundin yung mga at least 300 meters away ito sa mga kabahayan. Ayon sa NCRPO, 404 ang designated na firecracker zone sa Metro Manila, habang 55 ang community fireworks display zone. Dito sa Barangay San Miguel sa Taguig, paulit-ulit ang paalala sa mga residente na tanging sa firecracker zone lamang ng barangay magpaputok pagsapit ng salubong. Nagpa-public address kami na madalas. Ang open space na ito ang firecracker zone ng barangay. May sukat itong 1,500 square meters. Dito na lahat ng mga fountain or kung ano mga firecrackers dyan, dito namin lahat ilalagay sa gitna. Para at least open space lahat ito. Nakipag-ugnayan na rin daw sila sa mga kalapit na barangay na may mga fire truck. Sa mga drums po, dyan namin ilalagay. Meron dito. Or kung meron dyan, nandiyan ang health center namin, nakikiusap kami dun sa ano na just in case for first aid. Babantayan din daw ng NCRPO ang mga lugar kung saan may mga naitatalang insidente ng indiscriminate firing. Paalala rin nila, lalo na sa mga bata, huwag nang mamulot ng mga hindi sumabong na paputok. Pagdating ng bagong taon, sasalubungin natin para itaboy ito masamang espiritu at i-welcome yung swerte. Pero sa pagtataboy ng masamang espiritu, pati mga daliri putol. Marisol Abdurrahman, GMA News.